Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo sa mga bahay niyo dyan ngayon? Nawa po kayo po ay safe at healthy, okay? So, tayo po ay manatili lamang sa loob ng mga bahay natin nang sa ganun ay hindi po tayo dapuan ng virus. Ayan, para po yan sa safety natin. So, ngayong araw na to ay Sabado and balita ko yung mga churches ngayon dito ay naka-close, temporarily closed. So, kailangang mag-stay lang ako dito sa aking kwarto. At napag-isip-isip ko na mag-share sa inyo ng counting message, verse, at kanta. Nang sa ganun ay kahit sa ganitong paraan man lang ay ma-inspire ko po kayo. So, bago ko po simulan ng aking kanta, nais ko pong i-share sa inyo ang isang verse na matatagpuan sa Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, sa panahong ito ng epidemya, naway tayo po ay magtiwala lamang po sa Panginoon. Maaring nakakatakot man itong epidemyang dinaranas natin ngayon, maaring ang iba sa atin ay sobrang nahihirapan dahil sa epekto ng sakit na ito. Pero sana ang kabutihan ng Panginoon ang manaig sa atin. Naway ang kabutihan ng Panginoon ang makita natin. At sana lahat tayo ay taimtim na magdasal. Humingi tayo ng tulong at proteksyon sa Panginoon. Maaaring pinahintulutan niya itong mangyari sa atin ngayon dahil mayroong rason. Pwedeng binibigyan niya tayo ng oras para sa mga sarili natin. Binibigyan niya tayo ng oras para mag-reflect. Ano na nga ba ang buhay natin ngayon? Naaalala pa ba natin siya? Tuwing may blessings tayong natatanggap, naaalala ba natin siya? Tuwing nahihirapan tayo sa buhay, naaalala ba natin siya? Nasusunod pa ba natin ang mga gusto niya? Maaaring isa ito sa paraan nang sa ganun magbalik loob tayo sa Panginoon. Habang kayo ay naka-quarantine sa mga bahay niyo, take time to talk to God. Take time to thank God. And take time to ask His forgiveness. I will sing Heal Our Land, and I hope this song will inspire you. So I am inviting everyone to sing with me. Hear what I
So the song is a prayer, like it's asking God to heal our land. So sabay-sabay po tayong lahat, tayo po ay mag-pray lagi, hindi lang po minsan. And let us pray for our safety always. And sana po mawala na ng tuluyan itong virus na kumakalat ngayon sa buong mundo. Thank you so much guys for listening. And I hope kahit hindi ganun kaganda yung boses ko, I hope I inspired you through this song. And through this short message that I have shared to you, thank you. Yun lang po. Inaanyayahan ko po kayong lahat na manalangin. Our Father in heaven, our great God, the King of all kings, at this very moment, Lord, we come to you and ask for your holy presence. Lord, before anything else, we would like to thank you, Lord, for all the blessings that we have received from you. Thank you, Lord, for always being there for us. Thank you for always taking care of us, even if sometimes we don't deserve it. Lord, we are also asking for the forgiveness of our many sins, Lord. Forgive our iniquities, O God. Forgive us for all the things that we have done that is unpleasant to you. Lord, may you please be with us as we face this epidemic that is happening in this whole world. May you please protect us, Lord. Send your holy angels to be with us. May you be our shield, O God, and we will be safe until this virus will be gone.
Lord, please continue being with us and help us, Lord, to survive. Provide our needs, O Lord. We don't know where to get these needs. Some of us don't have work and income for this month or even the following months, O God. Some of us are having a very difficult time. But Lord, in the midst of this epidemic, Lord, in the midst of these trials that we are facing right now, we believe in you. We trust you, Lord, that you will be with us and you will provide our needs. You will help us to survive in this. Help us, Lord, and never leave us. We need you in times like this. So please, Lord, we may not know your ways. We can't imagine your ways, O God, but we trust you. And Lord, please bless everyone. Help us all to be obedient, Lord. We also pray, O God, the people that are sick right now, those people who are suffering right now, not only those who are suffering from the virus, but all of the people that are sick right now. May you please touch them, Lord, with your healing hands. Please, Lord, help them to recover. Send your holy angels to be with them. Give them strength and give them hope, O God, that they can survive from this illness that they have. Lord, we trust you for everything. Bless the families of those who died from this virus. Lord, please comfort them. Give them hope, O God. Help them to move on from the pain that they are feeling right now. Help us, O Lord. We trust you. In Christ's worthy name we pray. Amen.